Umabot hanggang Metro Manila ang epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Taal mula pa kahapon. Nakarating kasi maging sa mga syudad sa National Capital Region at mga kalapit na probinsya, hindi lang ang abong ibinuga nito, kundi maging ang malapaputok na amoy ng kemikal na nasa hangin. Sa datos ng DNR, bagsak sa air quality monitoring ang kalidad ng hangin sa Mandaluyong, Las Piñas at Taguig. Nasa kategorya itong unhealthy for sensitive groups o delikado para sa may mga respiratory problems. Sa labas naman ng Metro Manila, naitala rin ang ganitong kalidad ng hangin sa Antipolo. Katulad ng N95, ang tamang paglalagay nito, kukunin mo muna yung nasa taas na strap, ilalagay mo pababa sa ilalim ng iyong tenga. At yung nasa ilalim na strap naman, ipapasok mo paakyat doon sa ibabaw ng tenga. Kung mapapansin ninyo, nakakross yung dalawang strap at saktong-sakto o tama yung fit nito sa aking bibig. Natatakpan yung ilong at yung bibig, hindi mapapasukan ng particles sa gilid. Kung gagamit naman tayo ng surgical mask, pinapayuhan ng DOH na lagyan na additional layer o additional cloth dahil nga medyo manipis itong surgical mask. Sa ngayon, naglalaro na raw sa 100 piso ang kada piraso ng N95 mask na kahapon ay nasa 70 hanggang 80 pesos lang. Pero ang ilang nagtitinda ng surgical mask, nililimitahan lang ang ibinebenta at pinresuhan lang ng piso kada piraso. Para lahat meron. Ngayon lang naman ho yan, kailangan ho natin tumulong sa kapwa. Hindi ho natin kailangan magsamantala. May pakiusap din ang DOH sa mga supplier ng mask.